Hello at welcome sa Art Collection Station. Before pala natin start yung review natin ng ZD Toys na Doctor Strange, kung bago pa lang kayo sa channel ko, pwede nyong i-click yung subscribe button dun sa baba, pati na din yung bell notification button para pag kami mga bago tayong episodes, mano-notify kayo kaagad. So yung re-review natin ngayon, figure from ZD Toys na Doctor Strange na Endgame. So before natin i-check yung actual na figure, check muna natin yung box ng figure. So makikita natin si Doctor Strange, tapos dito Marvel Avengers Endgame. Dito sa kabilang side, ayan, ibang pose naman ni Doctor Strange. Tapos sa likod, yung ibang mga details ng ZD Toys. Tapos ito, maganda yung artwork nila dito sa likod. Ayan, pinapakita yung ibang mga characters ng Endgame at saka ng Avengers. Tapos dito sa likod, ayan, maganda din yung artwork nila. Tapos ito, makikita nyo sa loob yung seal ng Disney. So ito na yung bagong seal ng ZD Toys. Ito yung latest nila, isa dun sa mga latest nila na mga figures nila. Kasi yung luma, Marvel yung nakalagay na seal. Ito, Disney na yung seal na nakalagay, na pinapakita na licensed product talaga sila from Disney. Before natin check si Doctor Strange, check muna natin yung mga accessories na kasama niya. So may kasama siyang stand, ayan, may nakalagay Marvel Avengers Endgame. Tapos may 3 pairs of hands, kasama na yung nakasuot dun sa kanya ngayon. May closed fist na hands. Ito, yung detail niya, okay naman yung detail niya. Maganda naman yung pagkaka-paint dun sa kamay. Tapos ito yung hands na naka-open. Dito nilalagay yung effect part niya. Yan yung pang-open niya ng wasayon. Hindi ko alam kung ano yung tawag dun eh. So dito kinakabit, ito. Ito, maganda yung ginawa nila dito. Kasi hindi lang siya yung basta bilog, highly detailed siya. Not sure lang kung, ayan, na ito yung parang may mga nakasulat-sulat na paikot. Kaya maganda yung detail niya. Tapos dito siya, may sa likod, may peg hole siya na dito yung ikakabit sa kamay. So shoot nyo lang siyang ganyan para nakakabit siya dun sa hand ni Doctor Strange. Check din natin yung cape niya. Maganda yung cape or cloak or cape, yan. Kasi highly detailed siya, hindi lang siya yung basta plain na red lang. Ito makikita nyo, napakadami niyang texture. Yun nga lang, medyo matigas siya. And then, hindi siya yung ganun kalambot na rubber. O parang plastic nga yung gamit. O, soft plastic yung ginamit nila. Parang rubber na din siya. Yan. So check nyo yung details. Ito, madami siyang details sa loob. Tapos dito yung sa neck piece, yung gold. Tapos dito, ayan. Maganda yung details niya. Tapos dito may design din siya. Ayan. Kaya highly detailed yung cape ni Doctor Strange. Ngayon, i-check na natin si Doctor Strange. Pero before pala yun, tignan muna natin yung height niya. Nasa around 7 inches siya. So yung average na size ng ZD Toys. Check natin yung details ni Doctor Strange. Ngayon, check naman natin yung details ng figure. So, kamukha ba siya ng actor? Unang-una, check muna natin yung mukha. Medyo may hawig naman siya ni Benedict Cumberbatch. May hawig naman siya ni Benedict, ni Doctor Strange. Maganda naman yung pagkaka-mold nila ng mukha. Tsaka yung details niya. Check natin yung details ng mukha. Okay din yung bigota niya. Medyo kulang lang ng paint detail dun sa mukha. Pero okay naman yung pagkaka... Kumbaga yung mga weathering, yung shadow. Yun lang yung kulang sa kanya. Pero mas okay naman to compared dun sa mukha ni Captain Marvel. Yan. So sa mga ano ng ZD Toys, siguro isa to dun sa mga medyo matino yung head sculpt na gawa nila. Yung pagkaka-paint din dun sa mata, ayan, maganda din yung paint detail ng mata. Tapos yung beard, yung bigote, goatee, okay din naman. Yung buhok, okay din siya. Medyo okay naman yung head sculpt nila dito. Tapos check naman natin yung iba pang details. Ito yung Eye of Yugimoto. It's time to do. Ito yung Eye of Agimoto. Ayan. Dito nilalagay, dito nakalagay yung time stone. So okay naman yung detail niya. Yun lang, hindi siya separate piece, naka-build lang siya talaga dito yung necklace niya. Tapos yung damit ni Doctor Strange, and may medyo may mga lukot-lukot naman. Okay naman yung details nila.
Ito yung straps ng kamay niya. Tapos yung belt. Maganda din naman yung pagkaka-mold nila dun sa belt. Ayan, yung details. Ito. Kaya madami siya yung pagkaka-mold sa kanya, madami namang details. Kung sa details ang pag-uusapan, okay yung ginawa ni ZD Toys dito. Yung ito lang, yung hindi ko gusto dito, itong ginawa nila yung parang dito sa part na to, matigas siya na ano eh, matigas siya na rubber. So, dyan nagkakaroon ng problem. Okay, sana yung design, yung mold, yun nga lang, sa part na to, hindi maganda yung ginawa ni ZD kasi mamaya sa articulation, tignan nyo kung bakit. Ayan, tapos ito yung boots niya. Ayan, maganda din yung detail ng boots. Ayan, ito yung parang yung pangtali. Ayan, maganda. Sa details, okay naman siya. All blue lang siya, wala lang siyang shading-shading, wala siyang weathering. Doon medyo tinipid nila yung sa paint sa part na yon. Ayan, isa lang yung shade ng blue na ginawa nila. Ngayon, pumunta na tayo sa articulation. So sa articulation, medyo doon nag-fall yung figure na to. Medyo doon siya sumablay. Check na lang natin yung articulation. Sa neck, left and right siya. Hindi mo siya naiaangat. Sa shoulders, pwede siyang iangat ng hanggang ganyan. Naiikot siya. Pero wala siyang bicep swivel. Not sure kung bakit dun sa ibang mga figures, nilalagyan nila siya ng bicep swivel. Tapos dun sa iba, inaalis nila yung bicep swivel. So, nagiging limited tuloy yung movement ng articulation. Ayan. Kaya sayang talaga, kung nadagdagan nila ng bicep swivel, mas maganda sana, mas madami kayong magagawang pose sa kanya. So, yun yung nagiging limitation ng figure. Sa elbows, double jointed siya. Tapos ito, naiikot naman. Tapos dito, nagkaroon din ng problem sa hands. Lalo na pagka yung pagpapalitan ninyo. Yung papalitan nyo yung hands niya. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos sa waist part na to, wala siyang articulation. Wala siyang articulation sa part na to. Tapos may gap pa dito. Para sa akin, yung Doctor Strange na figure nila, isa siya dun sa mga figures na medyo hindi ako nagagandahan. sayang siya talaga. Tapos ito, yung dahil dito sa part na to ng figure, maganda sana yung articulation niya. Double jointed yung knees niya. Kaya lang, dahil matigas siya, hindi mo naman siya mai-forward, nalilimit talaga yung articulation niya. Ayan, pwede na lang siyang i-move ng ganyan. O, kung ilalabas mo dun sa skirt o dito sa part na to, makakabend yung knees niya. Kaya lang, hindi mo mai-forward. Nalilimit yung movement ni Doctor Strange. So, sa part na to ni ZD Toys, sana mas ginandahan nila yung design para hindi naman sayang yung articulation. Kaya isa pa yun sa reason kung bakit medyo hindi ko gusto yung figure. Dahil hindi maganda yung pagkaka-design nila dito sa part na to. Ayan, so dito, sa paa din, ayan, so namumove naman siya. Ngayon, palta natin yung kamay. Ayan, yung hands pala niya na to, nakakabit. Ito yung parang yung nag-open siya. Ayan, ng portal. Nag-open siya ng portal. Open ng portal. Tapos itong kabila. Ngayon, palta na natin yung hands niya. Medyo masikip siya. So, yung naging problem dito, masyadong maliit yung butas. So, ginawa ko na lang ng remedyo. Ayan. Inukit ko na lang yung sa loob para medyo magkasya yung sa kamay. Yung sa kabila, yung itong part ito, ayan, o, ganyan siya kaliit. Kaya hindi mo talaga siya maipagkakasya kung hindi mo siya isiscrape yung sa loob. Dahil nga, masyadong maliit yung butas. Kaya kung kukuha kayo ng ganitong figure, alam nyo na kung ano yung kailangan nyo gawin para maikabit nyo yung kamay. So, ikakabit nyo lang siya. Ayan. Pati yung kabila, kabit natin. Ngayon, ikabit na natin yung mga effect part niya. So, pwede na siya mag-waiter. Pagka hindi nakakabit yung cape niya, yun pa, ito pa yung isa pang problem. Pagka hindi nakakabit yung cape niya, okay lang siya. Wala siyang problem. Kaya lang, pagka kinabit nyo na yung cape niya, ayan, medyo nagkaka-problem dito sa side na to. Kasi yung part na to, medyo nakababa. Kaya pagka isusuot nyo siya, ayun, bababa din talaga to. Tapos hindi nyo na maipose ng maayos. Kaya medyo, yun nga, limited na yung articulation, tapos limited pa yung pose na magagawa nyo dahil dun sa ibang accessories niya. Pero kung sa malayo naman, yan, mukhang okay naman siya. Maganda naman siya sa malayo. Pero pagka nilapit nyo na lang, ayun, doon na siya pumapangit. Yan, kaya aanguluhan nyo na lang siya na, ayan, sa part na yan, maganda siya tignan.
Kaya dyan na lang siya natitingin na sa malayo. Kaya medyo madaming problem yung figure. Sayang dahil ang dami na, ang ganda na ng mga improvement ng ZD Toys. Kaya lang, yung sa iba nila mga nilalabas na figure, medyo yun nga, hit and miss siya talaga. Ngayon, compare natin siya dun sa ibang mga ZD Toys. Tabi natin siya kay Captain Marvel. Medyo maliit talaga si Captain Marvel. Kung di nyo pa pala nakikita yung review nito, lalagay ko na yung link dun sa description sa baba. Pati yung ibang mga figures na itatabi natin from ZD Toys, ilalagay ko na lang yung link dun sa description sa baba. Kay Endgame na Cap. Tapos syempre, yung favorite ko, si Mark III ng ZD Toys. Yan. So, nakita natin ngayon yung review ng ZD Toys na Doctor Strange. So, kung nag-enjoy kayo dun sa video, pwede nyo i-click yung like button, pwede nyo din i-share sa mga friends nyo. Tapos kung hindi pa din kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, pwede nyo i-click yung subscribe button dun sa baba, pati na din yung bell notification button para pag may mga bago tayong episodes, mano-notify kayo kaagad. So again, thank you for watching, stay safe, and see you next episode.